good day guys, dahil nagche-change oil ako ng sasakyan. So pinapatulo ko muna siya. So kailangan natin munang kumain dahil nagugutom ako. So syempre, ang kakainin ko yung pinakamasarap na pansit sa buong mundo. So ano nga ba yung pinakamasarap na pansit sa buong mundo? Syempre, nandito sa rep. Bakit nilalagay sa rep? Hindi ko alam. Bakit nila nilagay sa rep? So, merong pansit na matamis na manghang. Merong pansit na maasin. Siyempre, doon tayo sa matamis at manghang. Parang, ayan. Tubig at lumis. So, siyempre, para maluto natin ang pinakamasarap na pansit sa buong mundo, kailangan natin ng kaldero. Siyempre, yung kaldero dito, na-stock na. Medyo may umido. Pero okay lang yun. Kasama yun sa pagiging masarap niya. Eh, kung hindi marumi, hindi masarap. So, para maluto natin yung pinakamasarap na pansit, kailangan natin ng kaldero. So, dapat sira yung ano, yung isang handle. Dahil, kapag hindi sira yung isang handle, hindi magiging perfecto yung luto natin. So, kailangan muna natin lagyan ng tubig. Yan. Huwag yung bilangin yung stone na sinasabi ko, ah, dahil mahilig ako sa aso. Dublabber ako. So, pag nalagyan nyo ng tubig, pag luluto ng perfecto pansit, kailangan yung tubig niya, yan, sakto lang. So, kung tatanungin yung gano'ng karami mga tatlong baso to, so, lalagyan na natin sa kalan. Ang kalan namin, high-tech. May upuan siya. Hindi siya nakakatayo na mag-isa. So, kailangan natin itayo sa upuan. Sa upuan ba rumi? Yan. So, para maluto natin itong pinakamasarap na pansit. So, paglagay natin ng kaldero, kailangan may tunog. Yan. Kailangan may tunog. Dahil ayon sa history ng Pilipinas, kapag walang tunog, boring. Ganun yun. Tunog boring. So, siyempre, hindi natin maluluto ng walang apoy. Teka lang. Dahil walang apoy, tingnan muna natin apoy. Makikita nyo, nasa rest house ako. Dito sa Bulacan, rest house yun. Feeling mayaman, rest house. Yan, so, yun na ang ating mahiwagang kalan. Nasa tabi na, katabi niya yung mahiwagang serang dryer. Yun, jackpot. So, para maluto natin ang perfectong pansit canton, kailangan dahan-dahan lang pagbukas nito. Tatansyahin niyo apoy sa medyo 40 to 60 degrees Celsius. So, bahala na kayo kung paano nyo kakalkulayin yun. Ako, kabisado ko kasi ito. Tansya-tansyahan na lang. Bili na lang kayo ng digital na... Ito, meron na labas niya ni digital. Meron digital dito. Ang control yun. So, medyo mahirap makahanap nun dahil sa Pilipinas yun. Mga yayamanin lang meron nun. Yung mayaman sa amin. Ano? So, kailangan, panguliin muna natin yung... Kailangan mulo siya, syempre. Hindi naman maluluto kasi tiyempre, hindi pupulo. Pag umulo, lalagyan na natin ito. A few moments later. So, bumukulo na siya. Para maluto natin ang pinakamasarap na pansit sa buong mundo, kailangan i-tiempo nyo dun sa ano, mga pang 100 times na bula. Yan. Medyo binibilang ko na. Ayan, nasa 67 na, 78, ayan, ayan, kailangan natin tiyempuhan, 81, 83, oh, 95. So, kailangan hindi natin dudurugin, dahil pag dinurug natin yan, mawawala yung sarap yan, nasa 100 na bula na siya. Ayan. So, huwag yung tatakpan, dahil pag tinakpan nyo, mawawala yung, ano, yung pagka-perfecto ng pinakamasarap na pansit natin. Hindi nga pala ako yung sponsor ng ano ng Laomi, medyo mataas ang pride ko. Hindi ko tinanggap. Ayan. So wait lang natin, nag-yellow yung ano. So ang technique diyan para mawala yung pag-yellow, ididip nyo lang kasama sa pagluluto yan.
Kunti na siya matutunaw. Ano? Matutunaw na siya. So, wait lang natin ng around siguro mga 2 to 3 minutes. 3 days later. So, habang gumugulo siya, mas maganda nang kunin niyo yung cubiertos niyo. Saka yung tinidor. Ayan. Haluin natin siya. So, ang purpose nito is na-disinfect na natin yung kutsara. Nahalo pa natin yung pansit. So, di ba? Killing ano? Killing two birds in one stone in this year. So, hintayin pa natin ng konti. Ayan. So, konti-konti na lang, mga 5 seconds, pwede na natin patayin yung apoy. So, hindi po murder yan, dahil pwede naman natin siyang buhayin ulit. Ayan, pwede na. So, i-ano na lang siya, i-drain na natin tubig. Ganito lang po ang pinaka easy pang drain yan. Wala nang tools. So, kapag may nalaglag, ibig sabihin, ano yun? Hindi perfecto yung pagkakaluto nun. Kaya okay lang yung kahit tumakon siya. So, ayan. So, maganda, medyo basa dahil... lipat na natin siya sa ano, pinggan. Kailangan mabilis ang proseso nito eh. Kailangan walang cut eh. Dahil pag nagkaroon ng cut, mawawala yung tunay na lasa niya eh. Yan. Alagay na natin ang seasoning niya. Kailangan una to, dahil pag hinuli nyo to, nag-iiba yung proseso. Yan, tanda mo yan, mahal kong kapatid. Okay? Tapos, ito, mantika. Yan, mantika naman. So, kailangan sabay siya. Dahil pag di siya sabay, mawawala yung ano, yung step by step natin. Sayang, ano eh, walang parsley dito. Dat, bubudbura natin ang parsley yan eh. Para parang si Chef Boy Logro eh. So, ang paghalo niyan is mga 5 times lang. Kasi kapag nasobra kayo ng halo ng pansit, do? 4. So, yan, 5. So, pwede natin lamunin yan. So, ayan, tingnan nyo naman, itsura pa lang. Oh, ang tawid dito na. So, ganyan lang pagluto ng pinakamasarap na pansit sa buong mundo. Pasimple lang. So, kailangan nasa right yung ano, kutsara, nasa left yung ano, tinidor, dahil ganyan talaga ang ano, kasipo pag magluluto ng pansit. So, ayun na natin. Yun lang ang matuturo ko sa inyong mga tips sa ngayon, dahil pag sinobrahan ko, baka dagdagan nyo ng itlog. So, medyo magastos na yun. So, yun. Alam mo na ang gagawin. Cepat sikat dong.